What's up mga Divinatics? Welcome back to my channel. And for our today's video, isang taon na nga po ang nakalipas mula na magsimula ang Cur TV. At gusto ko lang po talagang magpasalamat sa inyong walang sawang suporta at pagmamahal. Because as of today, we have 16,000 subscribers! Yeah! Sa mga viewers ng Cur TV, more power po sa inyo. Thousand subscribers na nga tayo at isang taon na rin ng ating YouTube channel, mamimigay tayo ng exciting prizes. Gusto mo bang manalo ng 1 box of face mask, 2 pieces of face shield, 50 Cur TV t-shirt at tumataginting na Jayco Donut? Ano pa? Paano ba sumali dito? Magkakaroon po tayo ng Facebook live game. All you have to do is just follow my Instagram account, follow my Facebook page, at syempre, mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel at abangan nyo po ang aking Facebook live game alas 3 ng hapon sa July 31, 2020. Masaya to, kaya naman, sali na! Yan po ay aking taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat mga Divinatics dahil isang taon nyo po akong sinamahan dito po sa aking YouTube channel at maraming salamat din po for patronizing my channel. Though alam ko po talaga na maraming mas magagandang content, maraming mas magagandang video na pwedeng panoorin, pero mas pinili nyo pong mag-subscribe dito po sa aking YouTube channel. Kaya naman mula po sa aking puso ay maraming salamat po sa inyong pagmamahal at pagsuporta po sa aking YouTube channel. And July 20, 2019, nung mag-conceptualize ako nung aking channel noon, inisip ko dati na may manonood kaya sa akin kapag gumawa kaya ako ng vlog, or magkakaroon kaya ako ng mga solid supporters, magkakaroon kaya ako ng mataas na subscribers. Yun yung iniisip ko that time. And then someone approached me, sabi niya sa akin, bro, bakit kaya hindi ka gumawa ng vlog? Alam mo, ganito na lang. Ikaw yung nasa harap ng camera, tapos ako yung mag-i-edit ng video mo. At hanggang ngayon, siya na po yung editor ko. Nak! Celebrity, may editor! Ayun na nga po, nagkasundo kaming dalawa at noong July 28, 2019 nga po ay isinilang na si Kurt TV! So yun na nga, my first video was eto, Lupang Hinirang. Ayan, tapos yung alphabet sign. Nung ipinost ko po yung dalawang video na yan sa aking channel, so tinignan ko muna, i-estima ko muna kung ano ba, kung magiging maganda ba yung response nito sa mga tao. And ayun nga, napakaganda ng response sa kanila. So dati, masayang-masaya na ako kapag nagkakaroon ako ng 100 views kasi parang feeling ko, para sa isang maliit na vlogger, wow, vlogger, para sa isang maliit na vlogger, parang isang malaking bagay na magkaroon ka ng isang 100 views in 1 hour or kaya 2 hours, mga ganyan. Pero the main purpose of my vlog, my sign language vlog ko, is to share my expertise and my skills to those people who really wants to learn sign language. Kasi diba, napakaraming tao na gusto talagang matuto ng sign language, though parang wala silang enough time para pumasok pa sa isang sign language schools kasi sobrang hectic na ng schedule nila. And then, when I started vlogging nga po ng sign language content, may mga tao talaga na nagte-text sa akin, na tumatawag sa akin, mini-message ako sa Facebook, tapos mini-message ako sa Instagram, na nagpa-tutor talaga sa akin. Siguro nagkaroon ako ng 3 clients na nagpa-tutor ng sign language. Doon hindi naman din sila nagtagal kasi sobrang busy talaga ng schedule nila. Pero it's really a great blessing for me na ma-introduce talaga yung sign language content sa kanila. And you know what, Divinatics? The main purpose of my channel, why I made sign language vlog, is to break the language barrier between the deaf and hearing people. Because I believe that one day, we can communicate with them. I believe that everyone can talk with them using sign language. Everyone can communicate with them using sign language. Na
hindi ma-feel ng mga deaf na nalilep out sila. Kasi once na marunong ka kasing mag-sign language, tapos nakita ng mga deaf na nagsa-sign language ka talaga, parang it's easy for them na makipagkaibigan sa'yo, it's easy for them na makipag-communicate sa'yo, hindi yung parang may mga deaf kayong kasama, tapos tayong mga hearing nag-uusap tayo, tapos hindi natin sila kinakausap. Parang feeling nila nalilep out sila. So yun yung pinaka-main purpose or pinaka-main goal ng sign language vlog ko before. Kaya ako nandun sa content na yun. Pero you know what, mga TVnatics, nung first 3 months ko ay hindi naging ganun kadali. Sobrang naging mahirap para sa akin. Na parang akala ng iba, parang dire-diretso na yung channel, dire-diretso na yung subscribers. Hindi. Meron pang isang tao na nagsabi sa akin na, bakit ka nag-vlog? Celebrity ka ba? As if naman si Secret ka. And I was like, ako lang to, si Natoy, na mahal na mahal ka. So yun na nga, ang gusto mong iparating sa inyo guys, never diba? And yun na nga, I work hard, nag-promote ako, pre-promote ko yung channel ko, tapos nilagyan ko siya ng prophecy. Sabi ko sa sarili ko nun talaga, kailangan every week maka 100 subscribers ako. So talaga nung nag-start ako nung July 28, after a week, nagkaroon ako ng 100 subscribers. And then, umabot na siya hanggang naka 10 weeks siya, na-achieve ko yung 1,000 subscribers. Kaya natutuwa ako nung sabi ko, grabe, in a span of 10 weeks, kaya ko palang maabot to yung 1,000 subscribers. Which is, ang pinaka-requirement kasi ni YouTube is, kailangan yung 1,000 subscribers, makuha mo siya in 1 year. Kaya sa mga tao po na nagsisimula pa lang sa kanilang mga channel o nagsisimula pa lang na gumawa ng vlog, huwag kayong magmadali na umangat agad. Kailangan yung pagdaanan, yung mga pagsubok. You have to trust the process. Kasi pag na-experience mo na nandito ka talaga sa baba, tapos naranasan mo kung paano umakyat, napakasarap sa feeling. Especially now, kasi, di ba ngayon nga, 1 year na tayo tapos meron na akong 16,000 subscribers. So, never in my wildest dream na magkakaroon ako ng 16,000 subscribers. Parang inisip ko lang dati na yung 6,000 subscribers okay na yan sa akin in a span of 1 year. Parang okay na ako dun eh. Pero hindi ko alam na may maganda pa palang plano si Lord talaga sa akin. So, dun niya sa mga gumagawa pa lang ngayon ng channel nila, balak pa lang na gumawa ng YouTube channel, huwag po kayong mawawala ng pag-asa, tsaka huwag niyong madaliin na umangat yung channel niyo. Kailangan niyong pagdaanan lahat ng pagsubok na kailangan niyong pagdaanan para pag narating niyo talaga yung pinaka-goal niyo is ang sarap sa feeling. So, syempre, ang pinaka-goal ko naman din kasi talaga is magkaroon ako talaga ng silver button. Okay, fast forward naman tayo kung paano ako naging Pasig vlogger at kung paano naging Pasig update yung mga content ko ngayon at kung paano ko po nakilala si Mayor Vico Soto. Actually guys, accidentally lang naman na nakapag-shoot ako ng vlog or nakapag-shoot ako ng video nakasama si Mayor Vico. That was the time na employees Christmas party namin sa City Hall. Tapos sinabi ko lang sa sarili ko, try ko nga na i-vlog si Mayor, titignan natin kung mag-views. And then boom! Umabot siya ng 200,000 views. Tapos doon na rin ako nag-start ma-monetize and the rest was history. Tapos noong mga bandang January 2020 na ay nagkaroon na po kami ng grupo. Ito yung tinatawag namin Vlog ng Pasig na ang lahat ng kinocover namin dito, it's all about Pasig update. Hanggang sa nakilala na nga po ni Mayor Vico yung grupo namin lahat. At yun nga, di ba minsan nga na shout out na din ako ni Mayor sa kanyang mga Facebook live. Si Kurt nanonood. O isa sa ano, mga laging pumupunta dito sa Pasig para mag-report. Yung Kurt TV. Papanood ko minsan yung mga video nila. So, diba? Tapos, nung nangyari itong pandemic na to, mas nakilala pa ako ng mga Pasigenyo. Lalo na nung sumama na ako sa Pasig Supplemental Sub. Tapos, namimit ko na din yung mga tao na nabibigyan namin ng Pasig Sub. So, kaya, yun nga. Sobrang laki ng pasasalamat ko sa inyo pong lahat na nag-patronize at sumuporta po dito sa channel ko. And I will forever be grateful sa inyo pong suporta at pagmamahal nyo po dito po sa aking channel.
Kaya naman kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking channel, ano pang hinihintay mo? Subscribe now and click the bell button to get notified for all the latest video. At ito pong muli ang nag-iisang Fred Picture Vlogger ng Pasig. See you all next time dito lang sa Kurt TV. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!